Okay, nandito tayo sa location natin. Kuha tayo ng St. George's Mushroom. Ang St. George's Mushroom ay tumutubo karaniwan sa April 23, St. George's Day. Pero since mainit ngayon yung climate change, buurong yung pagtubo nila. April 1 pa lang nakakuha na ako, ngayon April 4 na. Ang habitat nila ay karaniwan sa grassland, grassy area. Ang teknik ng pagkuha nito ay tignan mo yung grass. At kung yung mga unusual na tubo ng grass, yung mga malalaki, yung mga green, tapos nagpo-form ng ring or circle. Yan o. Tubo ng green yan, na circle na yan. Ganyan ang style ng pagtubo nila. Kaya doon sa green na yun, tignan mo. Ganyan sila o. Gabe, mga 5 more days, mapupuno na itong kwan na ito, yung circle na yan ng mushroom. Pero hindi muna natin kukunin, palalakihin muna natin. April 23 talaga ang tubo nila, pero napaga dahil mainit ang panahon. Tapos titignan muna ngayon sa ring. Asan ba? Yan ang St. George's. Ang pag-identify naman nito, mas makapal yung flesh ng cup niya. Purong white ito, purong white, pati yung gills. Pati yung kanyang gills, white din, hindi kagaya ng agaricus na pinkish tapos magiging black. Tapos makapal itong flesh ng cup niya kaysa yung gills niya manipis lang oh. Hanggang dyan lang. Yan sila oh. Lalaki ito hanggang mga 5, 6 or 7 centimeters. Hanggang yung ring. Sundan mo lang yung ring. Pero maaga pa ngayon masyado. Pero hanggang April, abot din ito mga May. Pwede mo rin just like any other mushroom, just cook it just like any other mushroom, and it's very tasty winter mushroom. Hey there, if you enjoy our foraging adventures and want to stay in the loop for all our upcoming videos, make sure to subscribe and ring that notification bell. It's the best way to never miss out on our latest foraging discoveries. Thanks for joining us on this wild journey.